Hello Melgoers all over the world! Nandito po tayo ngayon sa Hong Kong and for sure by this time, naghahanap kayo ng accommodation na mura pero ayaw nyo sa Mirador Mansion at sa My Chongqing Mansion. So ito pong video na to ay para sa inyo. Nakuha lang po namin to ng 2,200 a night. Maganda yung location, komportable, at nasa may sentro ng mga ganap. So ipapakita namin yan sa inyo mamaya. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, magsubscribe po muna kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Guys, paakyat na tayo sa ating accommodation. Ito yung Tempo Inn. Dito lang yan sa may Temple Street. So, ito na yung pinaka-lift nila. So, tignan nyo naman, guys. Halos pang tatlong tao lang. So, ganun lang siya kaliit. Pero, ayun nga, ang maganda kasi dito, for me, ha, hindi ka tulad sa may Chongqing na sobrang dami na nag-check-in or nag-i-stay. At least dito, sa may building na to, as in, isa lang yung pinaka-hotel or accommodation. Ito yung Tempo Inn. So, dito lang tayo sa first floor. Ito na kaagad yung reception. Ito si Enzo. Guys, pasok na tayo. So, nandito na tayo sa may pinaka-reception nila. So, here's the reception area. So, okay naman siya. Kasi syempre, pang maliit na hotel lang talaga siya. And then, air-conditioned din siya. So, ang maganda dito nga, ayun nga, mas tahimik, mas konti yung tao. So, ganun. Pero, sobrang, ano dito, sobrang higpit. Same thing din naman with, ano, Taiwan. Talagang 3 p.m. talaga yung check-in time. So, nakarating kami dito mga 1 or 1.30. Hindi kami pinahayagan. Pinaiwan lang yung bag. So, now, after nito mag-check-in na tayo and then ipapakita namin sa inyo yung room namin. So, akala nyo naman. For sure, syempre, standard naman to ng Hong Kong standard. Maliliit lang talaga yung room. So, okay lang sa akin. Basta ang importante sa akin, merong window. So, guys, again, ito yung pinaka-reception nila. And then, one floor lang talaga yung pinaka-mga rooms nila. So, maliit lang talaga siya. So, ayan. Ito yung mga rooms. Tapos, may fridge. Pwedeng gamitin yung fridge. Kasi ito, rooms din ito. Ito yung room namin. Nandito lang kami sa may pinaka-reception. Room 109. So, here's our room. Ito na yun, guys. Pero ano ha, sa totoo lang ha, nagulat ako. Kasi medyo malaki siya para sa may Hong Kong standard. Kasi tignan nyo, guys. So, ano siya, good for 3 siya. Ito, may single bed. And then ito, double bed. Tapos ito nga, oh, meron kami ritong windows. As in, maraming windows. So, okay na okay sa akin yun. Tapos yan, no, AC pa yan. Pwede na rin tayo makaikot. Ayan yung AC. And then, eto na yung CR. Eto na kaagad yun. So, makikita ninyo, nandito yung toilet. Tapos, eto na kaagad yung shower. So, ganun talaga sa may Hong Kong. Lalo na nga yun sa may Chongqing at saka sa may Mirador Mansion. Actually, kung sa may Mirador Mansion to or sa Chongqing to, wala ito. Ito lang, ganito lang siyang kaliit. Ito lang talaga siya, guys. Ito lang itong kamang to, tapos ito na kaagad. As in, halos katabing-katabi mo na talaga yung CR. So, ito, malaki-laki siya, guys, in all fairness. So, 3 nights tayo ditong mag-i-stay. Ito pa pala, may TV pa. Tapos, meron pa rito, ano nga tawag dito? Electric kettle. And then, may... Kasi gusto to na Enzo ngayon. Kasi nagpakuloy siya ng buhok eh. So, meron ditong hair dryer. So, ayan. So, ito na yun, guys. O nga pala, meron dong ano, fridge. Pwede mo ilagay yung Sprite. So, ayan. May mga provided pa silang hangers. So, wala eh. Hong Kong talaga, guys. Ganito talaga dito sa may Hong Kong. As in, ang liliit lang talaga ng mga rooms. So, ito nga palang room namin. 6,800 pesos lang siya. Good for 3 nights. Binok namin siya via Agoda. So, tignan nyo na lang kung saan nga kayo makakatipid. And then, kung mas mura nga sa may Klook, sa Klook kayo mag-book and then gamitin nyo lang yung aming promo code GOWITHMEL para magkaroon kayo ng 5% discount sa mga hotels at sa iba't iba pang mga activities all over the world. So, guys, ito na yung room natin. So, mamaya, baba tayo dun sa may pinaka-ibaba kasi nandito tayo sa may Temple Street. Yung Temple Street, mamaya to para tong night market. So, ipapakita namin siya sa inyo maya-maya kasi maaga pa.
parang 3 o'clock pa lang. So, wala pa. Nagsiset up pa lang sila. So, ipapakita rin namin sa inyo. And then, maganda yung location nito dahil mga 5 minutes away lang siya sa may Jordan Station, which is isang station na lang papunta naman sa may Chungking Mansion, papunta sa may Chimcha Chuy. Chimcha Chuy. Ano ba yan? Ilang beses na nakapunta ng Hong Kong, hindi ko pa rin mabanggit-banggit. Pero pwede siyang lakarin, guys. Alam niyo ba na from, di ba last time doon kami sa may Yau Ma Tei? So, ang grabe naman kasi. Yung hotel na pinakita ko sa inyo last time, yung Yes Inn, nakuha lang namin siya dati ng 9,000 for 4 nights yata. Grabe ngayon, 3 nights, 12,000 plus na siya. Parang 3,200, no. Parang 4,000 na siya a night. Ganun na siyang kamahal. Kaya ito, tsatsagain na lang namin dito. Kasi syempre, ang laki nung matitipid eh. 6,000 pesos din yung difference. Pangkain na namin. At saka mas malaki dito, di ba? Oo, tsaka mas malaki to, guys. Oo. At saka dun sa Yes Inn, walang nakakatakot kasi sobrang taas ng building natin. Oo, ito. At is ito, ano, first floor lang talaga. Yan lang kagad. Kitang-kita nyo siya. Tsaka, ang totoo din, maaliwalas to. Yun nga kasi mas malaki nga to. Pero, ang kaibahan nga lang, dun sa may Yes Inn kasi kahit papaano, medyo mararamdaman mo parang hotel. Okay. Parang hotel ganun. Ito talagang parang ano lang talaga. Transient ba? Parang ganun? Or parang boarding house? Ganun. Pero guys, ako na nagsasabi sa inyo, napakalayo nito, ng itsura nito sa may Chongqing at saka sa may Mirador Mansion. So, ayan. So, mamaya, baba tayo. Papakita namin sa inyo. Marami ritong kainan and then marami rin ditong mga paninda. At syempre, sige, tignan natin kung makakalakad tayo papunta doon sa may Jordan Station. Actually, yung sa may Yau Ma Tei nga din, isang ano lang din, siguro mga 8 minutes walk lang din siguro. Ganun lang siya kalapit. And then, hindi na rin kami papunta ng Victory Harbor. Hindi na rin kami mag... Victory Harbor, tama ba? Victoria! Alam ko, Victory lang. So, papunta ng Victoria Harbor, hindi na rin kami mamamasahe. Lakad-lakad na lang tayo, guys. At saka ano, guys, ngayong buwan na to, guys, ang sarap-sarap maglakad. Ang sarap maglakad! Ang lamig! Actually, mas malamig pa nga yata sa labas. O, siguro nga kasi kabubukas lang ng AC natin. Lalo na pag ano, umano yung humampas ay yung hangin. Grabe. So, ang sarap maglakad, lalo na mamaya yung hapon. So, maglalakad lang kami pumunta ng Victoria Harbor. Based doon kay Maring Google Map, ano lang siya, 15 minutes walk. So, caring-caring natin. Guys, labas na tayo. So, ito yung ating accommodation. Nandito siya sa May David Mansion. So, mamaya, labas lang tayo ulit ng gabi or pagpauwi na tayo para may pakita namin sa inyo na itong lugar na ito, mamaya, yung Temple Street, mapupuno yan ng mga paninda. So, meron doong mga tindang mga damit, pasalubong, whatsoever. And then, nagbubukas din lahat ng mga restaurant. Kaya buhay na buhay dito. And then, ganito siya kang convenient, guys. Kasi, yung Jordan na MTR station, ito lang siya. Didiretsuhin nyo lang to, guys. Wala pa tong 5 minutes walk, nandoon na kayo sa may MTR station. And then, ang sarap naman dito maglakad sa may Hong Kong, guys. Lalo na ngayon, kasi malamig. So, kapag pupunta kayo ng November to February, grabe, malamig pa rin. Actually, dati nga pumunta kami dito, di ba, April? Sorry. Diba yun? So, April kami dito pumunta, malamig pa din. So, tignan nyo sila, oh, mga naka-long sleeve sila. Tapos kami, eto, minasal shorts namin sila. Oo, naka-shorts pa, oh. Ganitong oras naman, okay pa, tolerable pa yung lamig, pwede pa yung ganito. Pero pagdating yan ng hapon or gabi, lalo na kapag doon kayo sa may Victoria Harbor, naku. Yung hampas ng hangin, oo, yung hangin mo kasi, yelo. Oo, oh, diba guys, wala pa tong 5 minutes walk pala guys, sa totoo lang. Ayan, oh, puro kainan na to, oh. Ganyang kaganda yung location ng hotel namin. And imagine guys, 2,200 lang siya a night. So, mahal talaga mga hotels dito sa may Hong Kong. So, mura na yun, ha? Guys, ayan. Pag dinirecho nyo lang yan, guys, lalabas na kaagad kayo ng Nathan Road. And then, ito na yung kaagad, guys. Ito na kaagad yung MTR station. Ito na siya. So, ganun lang talaga siya. Ka-convenient. So, diba? And then, itong lugar na to, guys, buhay na rin dito. Ayan yung MTR, makikita nyo naman. Ayun. Basta yung merong red na something na ganun, MTR na yun. Itong pinupuntahan natin, kapag dinirecho nyo to, ito, hinto ako, kaya. Kapag kakinanan nyo to, dinirecho nyo to, ang mapupuntahan nyo na rin pa, ito na yung sa may Chongqing Mansions, yung sa may Harbor, sa Victoria Harbor, and then, pagkapapunta naman doon, Yau Ma Tei naman. So, ito guys, ipapakita namin sa inyo, ito kaagad guys.
Ito yung MTR. So basta pag nakita nyo itong red na ganito, itong ganito, wait lang ha. Ayan. Basta may nakita kayong red na ganito, ito. Ibig sabihin, MTR station na yan. So ayan yung MTR guys, ito na mismo. Ayan o, yung red na yan. O diba? So ganun lang siya kalapit. Tapos, ang bababaan nyo din ay Jordan Station. So kapag nag-MTR kayo, papunta rito sa may hotel na to, kung galing kayo halimbawa ng airport or kahit na anong MTR station, ang bababaan nyo ay Jordan Station. Kasunod na kaagad nito, yung Chimsachoy Station, which is nilalakad ka lang namin. Tapos kapag naman nag-bus kayo, 821 na bus, dito naman kayo bababa doon sa Mitapan. Yun yung Prudential Center. So tawid lang kayo. So again, kapag ka nag-bus kayo papunta rito, sasakyan ninyo, 821, bababa kayo sa may Prudential Center na bus stop or bus stop number 12. And then, kapag ka nag-MTR naman kayo, bababa naman kayo sa may Jordan Station. O diba? Ang ganda ng location natin, guys. Panting na maganda pa rito sa may location namin. Ito yung MTR, guys, ha? So ito yun, meron kasi kami rito kinakainan na parang karinderia. Pero look, ang haba ng pila now. Grabe! So kung gusto nyo kumain sa mga ganito, huwag kayong kakain ng talagang peak hour. So ngayon kasi alauna ng tanghali. So ganyan karami, ang haba ng pila. Oh, ganyan. So syempre nakapila na tayo, nakapila na si Enzo. Ayan. So pila lang siya. So bakit ba yung pinipilahan? Kasi mura lang talaga siya dito. For ano ha, Hong Kong standard na mura siya. So lalo na sa atin, kung gusto natin magtipid. Kasi yung dalawang ulam dito, 40 HKD lang. So 40 HKD is 280 pesos. So murang-mura na yun kapag ka Hong Kong standard na pag-uusapan. Kasi mamahal talaga ng pagkain dito, guys. Ang pinakamura talaga ritong makakain nyo, if ever, nasa may 50, 60, ganyan. So ito, 40 lang, dalawang ulam na yun. So syempre pila rin tayo. And then papakita namin sa inyo mamaya kung ano yung mga food nyo. So guys nga pala ha, bago kayo pumila, magbabayad muna kayo dito. And then kapag meron na kayong resibo, tsaka lang kayo pipila. So kumbaga, bayad muna bago pila. Bago nyo ito ipapakita. Kapag ka nakapila na kayo dito, kapag ka kayo na ipapakita nyo ito, para alam kung ilang ulam. Guys, ito na yung food natin. So, ito yung kinuha ko. Actually, guys, hindi namin alam kung anong luto. Basta tinatanong lang namin kung pork or chicken. So, ito yung servings niya, guys. So, again, for Hong Kong standard, malaki na to. So, ayun. So, yung lasa naman kasi nito, guys, hindi namin alam yung luto. Tapos, hindi namin alam kung halimbawa, kung kaldereta ba siya, whatsoever, yung katulad sa atin. Pero kung lasa yung pag-uusapan, hindi naman nalalayo sa panlasa natin mga Pilipino. Kaya, sure na magugustuhan nyo din. Katulad dito, chicken na parang sweet and sour sa atin. So, ganun din yung lasa niya. Kaya sure na magugustuhan nyo. Kasi pala guys, ha, bibigyan kayo ng tray. Dito kayo kakain. Huwag nyo nang tatanggalin. Kapag kaniligpit nila yan, kasama kasi yung tray. And then kung couple kayo or kahit family, magbaon na kayo ng tubig. May mga nabibila nito na $6 lang. Yung parang mga, ano yung sari-sari stores, gano'n. Gano'n yung hanapin nyo. Huwag sa mga groceries. Kasi sa groceries, nasa 10 to. Ito naman yung kay Enzo, guys. Parang ribs ba to? Ribs. O, parang ribs siya. Actually, ito yung favorite namin. Kung kumakain kami dito, at meron ito lagi. Ako ngayon lang ako nag-pass. Pang second day na namin. Tapos ito, parang rib din to na iba lang din yung luto. Tapos ito, lagi namin ito dito kinakain. Ito yung favorite namin. So pang second day na namin dito, ako hindi na ako muna umorder. Kasi parang maiba naman yung matitikman. Pero last time, nung nandito rin kami noong April, araw-araw meron kami yan. So let's eat! Kesa nakakaloka pa nga pala dito. Ito katulad nito. Alam niyo bang air conditioned ito? Sobrang lamig tuloy. Air conditioned, pero bukas. Nakakaloka dito. Diba sa atin kapag ka-aircon, kailangan sarado yung pinto. Dito hindi guys, bukas talaga siya, tapos bukas din yung aircon, kaya malamig. Guys, tapos na tayong kumain, pero tignan nyo yung pila, oh. Pila pa rin. Actually kami nga lang yata pinaka-matagal kumain eh. Kasi para doon, pagka-upo kain, tapos na. Fine dining na fine dining tayo. Oo, ganun eh. Kasi nakakatawa pa nga pala dito guys, hindi na namin na ipakita. Pagka binigyan nga pala nila kayo ng kutsara tinidor, plastic yun.
Ay, hindi pa na kutsara, tinidor. Chopstick, tapos may kutsara. And then may kasama na kagad toothpick, ha? And tissue. So, wala na kayo po problemahin, nandoon na lahat. So, again, ngayon naman, hihintayin lang natin humapon or gumapit. Para maipakita na namin sa inyo yung Temple Street. Para makita ninyo na buhay dito. Para siya talagang night market. And then, of course, bibigyan na talaga natin ng paimtiman. Hindi naman. Nung final review, itong ating accommodation dito sa may Hong Kong. Guys, gumabi na. Now it's 7 or 7 p.m. So itong kabaan na to, ito na yung Temple Street. Ayan, diretso dito. And then diretso dito. Dito yung papunta ng hotel natin. So tara, lakad na tayo. Papunta ng hotel natin para makita nyo na sobrang ano niya lang talaga, sobrang lapit niya lang talaga. So, diretso tayo. So, ito yung mga paninda niya. Meron dito mga wallets. Ay, no, parang luggages. So, naghahanap kasi kami ng wallet, guys. Kasi yung wallet ko nga, galit na. Hindi pa pinapalitan. Pagod na siya. Parang 6 years ko na yata ang wallet yun. And then, ito. Ayan, guys. So, meron dito mga ref magnet. 25. 5 piraso. So, tingnan natin kasi pupunta pa naman tayo ng Mongkok. So, baka mas mura doon. So, tingnan natin. And then, ito, may mga bags din dito. Ayan. And then, ito sa mga gilid-gilid. Ayan. Mga kainan to. And then, meron din ditong mga salon-salon. So, ganun siyang kabuhay dito. Pero, kung mas marami yung hinahanap nyo, syempre, hindi dito yun. Doon yung sa may Mongkok. Ayan, guys, mga souvenirs, mga pasalubong, wallets. Ayan, ang dami rin dito, may mga bags, ear bags, kahit ganito, paintings. Meron din, ayan, lucky charm. So, ayan, Temple Street. And eto na yun, guys, Eto na yung sinasabi ko sa inyo, puro kainan. Ayan, kung gusto nyo makatikim ng mga authentic na Chinese food. Saan tayo? Dito tayo. O, diba? Ako daw naligaw. So, ayan. Tapos ito na yung hotel natin, guys. Ganun lang siyang kalapit. Kaya kung location, yung pag-uusapan, ako, bet na bet ko na itong hotel namin. Pero syempre, mamaya pag-akyat natin, talagang i-review na natin siya kung ano ba yung mga pakiramdam namin gusto ninyong malaman about the hotel. And bibigyan namin kayo ng Tata Enzo and Mel na review. Yung talagang thorough. And of course, honest review. So ayan, guys. So ito na kagad yung hotel natin, guys. Here's our hotel. Ito na kagad siya. Ito yung hotel natin. Tapos ito, puro kainan na rin dito, guys. So guys, this is it. We are back on our room. So isa-isa yun na natin. Ano ba yung maganda at hindi maganda dito sa may Tempo Inn sa May Jordan MTR station. So simulan natin location. So sa location, maganda yung location niya for us, ha. Wala kami dun sa may Chim Sha Tsui mismo, pero kaya mo siyang lakarin. So ayun nga, hindi ka dun sa may masyadong magulong lugar, pero kapag ka gusto mong pumunta doon, kaya lakad lang. Kami nilakad lang namin kagabi. So ngayon hindi pa kami dun nakakapunta kasi iba yung mga pinuntahan namin ngayong araw na to. Next, yung pinaka room. So sa amin, ha, okay na okay tong room na to. Yung pinaka buong hotel, medyo luma, ganyan. Hindi siya mukhang hotel na mukhang hotel talaga. Pero pagpasok mo ng room, para sa akin, mas okay itong room namin na to kesa doon sa may Yes Inn nung last time namin pinag-stayan sa may Yau Ma Tei. Kasi mas malaki to, guys. And good for three nga pala to. So hindi namin alam kapag nag-book kayo ng good for three kung same din yung magiging price, kung 2,200 pa din or mag-a-add lang kayo ng kaunti. Kasi isang single bed siya at saka isang double bed. So, ayan. So, pagdating naman sa may wifi, guys, sobrang lakas ng wifi. Imagine, ang mura ng hotel na to for Hong Kong, ha. So, ang lakas ng wifi, nakapag-upload ako ng video. So, diba, ganun kaming kasipag, guys. Pagka binlog namin, i-edit ka agad namin, and then, kapag kakaya na, i-upload ka agad namin. Para sure na kung ano talon man mangyayari, diba, nasa may YouTube. Now! Komportable ba siya? Yes, komportable siya. Ang lakas ng AC. Tapos guys, ito, tingnan nyo, ito nga yung Temple Street. So, sama na rin natin sa may location. Ang ganda nga ng location kasi nandito kami sa may Temple Street. So, imagine guys, ayan, ha. Pero,
wala kayong naririnig na ingay. Hindi siya maingay, guys. As in, hindi ko alam kung bakit. Eh, salamin lang naman to. Pero nakatulog kami ng maayos. Hindi kami nagising dahil sa maingay. Wala talaga. So, ayun. So, komportable siya. Tapos, bukod sa malamig, malambot din yung kama. Tamang-tama. Tapos, may tatlong pillows. So, okay na din yun. So, guys, ayun na nga. So, bonus pa nga na meron niya ditong kainan na malapit. Kasi, naglakad kami ng chimps sa Choy. Wala kami doon nakita na ganung kainan. Bukod sa may ilalim o sa may pinakaibaba ng Chongqing Mansion. So, wala. Ito talaga meron. Pag diniretso nyo pa, meron pa rin kayong makikita kahit papunta doon sa may Yao Matey. So, doon lang din yun. So, meron ditong mga karinderias. Ganun. At ang social na karinderias dito, nakita nyo naman, aircon. So, ayan. So, are we going to recommend this hotel? Guys, sa akin na kayo maniwala. Kung dito sa may Hong Kong standard, yes, maganda tong hotel. I mean, magandang pag-stay yan. Lalo na kung tutulugan nyo lang talaga. Kesa naman mag-stay kayo dun sa may Chongqing Mansions na, di ba, ang dami talagang bad reviews. Ito ang review nito sa may Agoda. Parang nasa may 7.8 lang or 7.9. So, kaya hindi kami nag-expect masyado. Pero nung nakita namin siya, nagustuhan namin siya. Kasi nga siguro familiar na kami sa may Chongqing Mansion. Tapos nakapag-stay na kami sa may Mirador Mansion. And then sa may, ano nga yung last time? Yes Inn. So yung Yes Inn kasi, in total, maganda naman. Pero yung kung room lang yung pag-uusapan, mas gusto namin yung room na to. Kasi yung talaga sobrang liit lang talaga. Hindi ka na masyadong makakakita. Yes! And it's only 2,200 pesos a night. Napakamura na yan kung dito yan sa may Hong Kong na hotel. So sana po nakatulong itong video na to. And marami pa kayong videos na aabangan. Kaya watch-watch lang, guys. Ganon! Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye, everyone!